Here is my Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Sabay-sabay. Greater love and no man than this, that a man lay down his life for his friends. Pray, Lord, mga salamat sa iyong mga salita. We pray, gumanguna sa amin, napaka-familiar. Pangyarihan chapter, Panginoon, mga salita ni Lord about you. I pray, maitindihan po namin again. Ang kanilang umaga, Panginoon, makilala ka namin ng lubos. Ang Panginoong Jesus. At kung paano kami ay lalago sa aming spiritual life, Panginoon, at manatili sa Kanya, sa Kanyang salita especially. Kailangan po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon po. Title po nito ay sakasunod po daw kanina, no? The name of Jesus pa rin, no? None other name, part 5 na to. So, subtitle is, Jesus, the true vine. Very familiar. Pero kailangan, no? Hindi ko maalala, meron na ako nitong preaching. Ano ba yung paingay na yun? Binibigyan ng laruan or something. Nga siya na, nasa na? Okay. So, makinig lang. Ay, sabi ko, nalimutan ko tuloy. So, ito sa series natin about Jesus, no? So, tama-tama, mga bago, yan, maganda yung Bible na yan. Mga muna nagkaroon ng Bible, talagang ang saya, eh, no? Lalo, malinaw pa yung mata niya, eh. Buti nga, meron ng gadget, oh, mga gadgets. Nakatulong din to, no? Pero maganda pa rin yung, ano, maliligay yung paper. Ha? Dali niya po lagi. Okay? Kasi minsan, alam niyo na, yung dito, kunwari, walang power, kunwari, biglaan. Nangyari sa amin dati. So, ano gagawin na natin? So, may Bible tayo dapat lahat. Okay? Basahin niyo yan. Simula sa umpisa hanggang matapos. Budget niyo lang yung oras niyo. At least isang chapter. Kung nasa Psalms kayo, kahit tatlo agad. Okay? Later, hindi na kayo makontento sa isa, dalawa, chapter. Tuloy-tuloy lang. Amen? Yan ang papalakas sa inyo. Actually, yan ang topic natin ngayon. Again, ha? Jesus, the true vine. So, alam niyo ba yung vine? Ubas, no? So, pero ngayon kasi ginagamit yung vine sa lahat ng gumagapang, eh. Pero tama yun sa Bible, actually. Kaya pala vine yan, vine. Anong katunog ng vine? Hindi grapes, layo ng grapes, di ba? Wine, di ba? Wine, vine, yun daw pala yan. So, originally, sa grapes talaga yan na in-attribute. Pero ngayon, lahat ng gumagapang vine na. Okay? So, again, nandito sa mga pangalan ng Panginoon, yung mga title na binibigay sa Kanya, binigay sa sarili Niya. Habang inaaral natin yan, nakikilala natin siya lalo. Okay? Kasi kahit mga tao po, minsan komplikado, lalo ang Panginoon, lalo ang Diyos, di ba? So, ano bang klase siya? Paano siya kumilos, mag-isip, ano yung gusto niya? Itong chapter na to, hindi natin tapusin, pero maganda rin yung iba, eh. Tingnan natin kung ma-move on pa tayo beyond 13, no? Makilala nawa natin ang Panginoon, especially yung mga bago po, no? Okay, umpisa natin. Sabi dyan, nagsasalita si Jesus. So, nag-umpisa po itong mahabang anong to, mahabang dialogue niya dito, kaya puro pula yan. Simula 13, 14, umpisa. The 13, matapos yung 13, ano na yan, last Lord's Supper. Okay? Umalis na si Judas. Doon na, binuhos ni Jesus lahat ng papangaral niya. Kasi wala na yung Judas, eh. Puro na to. So, kaya ganda nitong John 13 or 14 hanggang 17 po yan.
Okay, so nasa gitna niya, ito nga, John 15. Diyan, I am the true vine and my father is the husbandman. Husbandman, siya lang yung farmer, nag-aalaga po ng ubasan or kung ano yung halaman na yan. So dito, farmer, husbandman. So, interesting yung word, you know? Husbandman. So, pwede mo sabihin kasi talaga yung kaya husband yung mga asawa. Ano yung asawang babae? Parang halaman na inaalagaan po, di ba? Inaalagaan, inaaruga. Nalumaki. Hindi yumabong, nagbunga. Yan. Kaya sino daw yung vine? Ba't may true vine pa? Okay, kasi ha, alam mo yung mga klase minsan ng halaman, may iba-ibang ano eh. Kaya ang hirap din minsan. Buti ngayon, may up na rin dyan eh. Mahilig kang mag-tanim-tanim. Medyo nahilig ako ng konti lang naman. So, napakaraming klase ng ano, libo-libo po yan. Ngayon, may application na pipicture mo lang, either yung bulaklak o yung leaves. Malalaman mo na kung anong klase yun. So, kinukumpara lang sa ano. Kaya dito, yung vine, true vine. Ibig sabihin, ito yung gusto natin. At may nabanggit din sa atin, naalala nyo sa Isaiah, may ako preaching doon. Yung ang tawag doon? Deceitful, ano ba yun? Vine, parang ganon. Yung wild grapes, di ba? So, hindi natin gusto yun. Minsan may ganyan mga variation po yung mga halaman eh. So, kaya inaayos po yung magtatanim. Ano pag-usapan namin daddy kayo lang. Yun na yung mangga, di ba? Salamat sa mangga pala ha. Yung isang mangga natin doon, parang di nagbubunga. Hindi alam ni daddy kung anong gagawin. E bagay, either matanda na yun, no? Kailangan pausukan something. So, ganyan po yung mga halaman. Kaya, pag ikaw ay magtatanim, gusto mo mabunga sa punla pa lang, sa pinaka-seed, klase ng halaman yan, inaalam mo na yan. Ngayon tayo, alam nyo lang, pupuri tayo sa Diyos, daming religion dyan. Kaya mapalad kayo pag napunta kayo sa maayos. Amen? At kahit among baptist, yung iba, nagka-compromise na, iba tamad naman. So, sana ma-appreciate nyo. Masaya ako kanina. Masaya ako. Anong ginagawa nyo kanina? Tingin nyo. Ha? Nag-cheches lang. Ganda mag-supportahan kayo, amen? Kayo yung church yan. Kasi ano, mga bago, supportahan nyo, kaibiganin nyo. Mga anak ko, ganyan yan. Hindi yan na panlait. Ganyan yung kaibigan yan. Amen? Okay. So yan na, true vine. Si Jesus mismo yung true vine. And my father is the husbandman. So kaya nga, ako lagi pag tinitignan ko kayo, saya na ako eh. Pero gusto ko marami pa. Pero na-appreciate ko kapag maayos kayo. Amen? Kailan lang, meron tayong pinurge, di ba? Ganun talaga eh. May mga ganun, ayaw. Parang yung, ewan ko yung mga halaman kasi hindi ako ganun kamarunong talaga eh. Minsan yung halaman, natutuyo na lang bigla, o yung ibang branch natutuyo, di putuhulin mo na lang, ayaw na talaga eh. Dinidiliga naman, hindi ko alam bakit. No? So, ganun, kailangan po yan sa mga halaman, at natuto ko niyan. Mayroon ako dito isang rubber plant, napakaganda ng rubber plant, alam niyo, medyo mahal yung pag lumaki. Kaya sabi nung sa YouTube, sabi, kailangan putulan mo. Kasi sa akin, isang diretso lang siyang ganyan. Okay naman, kaso, isang ganun lang, oh. So, pag pinutulan ko lang ng isa, nag-branch kayo ng dalawa. Hindi lalo lumago. Ganun po yung mga halaman. So, dapat marunong yung nag-aalaga. So, gusto natin, pag may halaman tayo malago, mabunga akong fruit-bearing yan, no? So, sa atin naman, spiritual, ang Panginoong Diyos, yun siya yung husbandman. Pero si Jesus, yung vine. So, dapat nanggaling tayo sa Kanya. Kaya po, huwag kayong magtataka. May mga tao na parang di kilala ang Diyos. Diba? May somewhat pagkakakilala. Pero man, di lumalago. Tinatanggap yung mga false doctrine. No? Nilululok pa. Ganon. Kasi baka hindi sila lang galing kay Jesus. Mali yung pinag-umpisa nila. Okay, kaya ngayon, lagi natin nasa isip dapat yan. At yung gusto sabihin kanina, salamat ngayon, may nag-aalaga sa inyong pastor, di ba? Pero alam nyo, minsan kahit sa church, iba-ibang paglago din ng
individual. Kasi, kaya as we learn this, kay Jesus kayo lagi, tumawag, no? Sa kanya kayo magtanong, pray. Sa may mga bagay talaga din yung makukuha ng sa ibang tao lang. Amen? Na para magabayan kayo, you always pray. Para dyan. Okay, so tuloy natin. Sabi dyan, every man in me that beareth not. Oh, medyo negative na agad eh, no? Sige, parte talaga yan ng paglago. Yung kapabanggit ko lang kanina, kailangan mong putulin na kasi wala, ayaw eh. Itong either mahina siguro nung pag-usbong niya, natamaan or something. Di ba? Kaya hindi napapasukan ng nutrients. O kaya naman nakasandal ko saan, sa pader, o paano mga kaya, hindi naaarawan. Or yon. So ngayon, yung branch na sa lama, walang sariling utak yan. Kasi yung mga tao, kinukupara tayo doon, talaga tayo may sarili tayong utak. Kaya ngayon, kahit pare-pare yung lesson na nakukuha natin, iba-ibang response. Okay? Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon, dinidescribe tayo. So si Jesus yung pinak-vine, tayo ngayon yung mga branch. So every branch that beareth not fruit, he, so na he, si yung ang ama, no? Siya yung husband man eh. Inaalis, no? Siya yung nag-aalis. Eh, minsan mayroon sa pastor yung ganun, pero minsan talagang Panginoon ay mag-aalis eh, katulad niyan. Wala, ilang sabi mo na eh. So talagang ano na, nagkaalaman na, no? So ang Diyos na rin ang mag-aalis dyan. At yung iba naman, kahit hindi ganun ang nature, no? Iba talaga, talagang literal, umaalis. Di mo alam bakit. Tayo, ako bilang pastor, siyempre, yung standard ng Bible, yun ang ina-uphold ko lang. I-preach ko lang yung malinaw sa Bible. So ibang tao, siya lang yung nag-evaluate na ako. Ba't ganun, no? Unari, may kaibigan siyang bakla, saan naalisan niya, pinili pang ganun. Pwede yun, no? Hindi nangyayari din yun. Katangahan yun, no? Pero, pinili niya yun, siya na mismo aalis. So yun yung mga paraan kung paano inaalis ng Diyos yung mga Kristiyano kung pinag-uusapan natin dito. Okay? Yung ibang Kristiyano na hindi na fit eh, no? Sa vine. Okay? And every branch that bears fruit, yung mga nagbubunga naman, anong ginagawa? Purge din, no? Hindi inaalis, ibig sabihin inaalisan lang ng mga tinik, ng mga dahon-dahon, inaalisan din niya kasi according sa binasa ko, medyo napabayaan ko yung kalamansi ko sa taas, pero dapat hindi na puro dahon ng dahon, para nga magbunga, dapat hayaan mo yung nutrients na kuha niya, mag-focus sa fruits, no? So, ganun din yun, ngayon, pansinin niyo, yung iba sa inyo, hindi pareho trato ko sa iba, di ba? Yung sabi sa pinapagalitan ko na kayo, kasi alam ko maano na ito eh. May tanim na, matibay na, hindi siya magsasama ng loob, di ba? Kasi nga, kaya nga sinasabihan eh. So lalo daw yung namumunga that it may bring forth fruit. So hindi lahat ng lahat pinapagalitan, sinasaktan, pinuputulan, dinidisiplina. Hindi ibig sabihin nun, galit sa'yo. Ang dahilan pala nun, ba't naging Kristiyano ko, lalo dumaming problema ko, ganyan. Ang gusto kasi ng Panginoon, lalo kang magbunga. Amen. Ganun po yung kahit sa halaman, obserbahan nyo yan. Ganyan, pag may stress yan minsan, basta sapat lang ha, tutulungan pa rin ng sino yung nag-aalaga. Pero pag sapat yung nutrients and then yung tama yung pag-aalaga, lalo po nagbubunga yan. Pag marunong po yung nagpapano. Pero yun, isa siya sa mga ginagawa dyan, binabawas-bawasan, yung di kailangan, yan. So ganun po tayo, so, huwag kayong magtatampo. Huwag kayo magugulat din. Always, tingnan nyo yung sarili nyo according to these passages. Kasi Jesus, yung vine, kung andong ka, hindi laging masaya. Minsan, kailangan mong paluin, kailangan purge. So, ano yung mga bunga pala ng, ano, budyo muna tayo. Kasi parang malinaw. Kasi ito pong verse na to, minsan, ginagamit naman na kabaligtaran, no? Pag wala ka daw bunga, hindi ka naligtas. So, hindi ganun. So, isabihin lang, hindi ka mabunga, yun ang sabihin nun. Parang katuloy yung kalaban si Kyo dyan sa taas, hindi mabunga ngayon. Okay? Pero may ibang, iba yan ha, iba minsan yung illustration sa actual.
Kasi ako, ako'y nagpabaya. Yung ama sa langit, hindi siya nagpapabaya kung tayo ay hindi nagpapabaya. Okay? Sana kuha natin yun. Okay, so next. Ito na, oh. Paano tayo magbubunga? So, basta, sorry, doon lang ulit tayo, ha? Yung mga ligtas na to. So, kaya yung mga ligtas, ano dapat ginagawa? Kaya pag nag-soul winning tayo, invite mo agad sa church, bigyan mo ng Bible, ano mo siya, may Facebook sila, gabayan mo, chat mo, tulong mo sila sa tamang direction. Amen? Kasi sa panahon ngayon, yung kalaban natin, grabe. Tapos, di mo pa gagawin yung trabaho mo. So, kawawa naman. Hirap na nga sila, lalo mahihirapan. So, tulong mo agad sa tamang direction. Ngayon, ito, paano tayo, actually, babalik siya sa practical application at mga spiritual life natin, paano daw tayo naalagaan, really? Okay, di tayo, di na halaman tayo, eh, paano tayo pinapurge? So, yun sa mga sinabi dito, makibasa nga po, ready, go. Now you are agreeing through the word which I have spoken unto you. Yan, so, siningit niya yan, obviously, may kinalaman niya sa buong passage. So, tayo daw ay nalilinis sa pamamagitan ng salita na sinasabi ng Panginoon. So, nadaanan sa maraming pagkakataon. Ngayon, mga bago, walang ibang mag-aalaga sa inyo, hindi yung salita ng Diyos. Yan, huwag kayo isang oras ang preaching, masanay na kayo. Kami, tagal na namin yan. Ganyan talaga ang Baptist. Ibang Baptist, binabawasan yan. Yun, nagiging liberal. Kasi naiintindihan mo naman na kaya, mga bata yan. Kasi minsan, nakukulit pa, malikot pa utak niyan, iba-iba yung pinag-iisip niyan. Hindi kakayanin po yan ng konti salita ng Diyos, tapos ang dami yung gadget, yung pinagkakabalahan. No? Niloloko pa tayo ng dami sa media, Hollywood. No? Hindi sasapat po yung once a week, 30 minutes na sermon. Nag-untidus pa lang ako, no? Katulad yan, naka-70 na ako. Minutes. Saglit lang yan. So, pag may binibuild up kang message talaga, matagal. Isa iba, magkukwento pa na napakahaba eh. Kasi mag-segue na kung saan-saan na yun. Hindi rin naman maganda, ano? Kaya focus. Kaya malinaw yan. Paanong tayo inaalagaan? Ganyan din pala yung mga ano, ha? Ito, mayroon na nung vine dito sa akin yung kaya nahihirapan kahit sa halala, di ba? Kung alam yung kwento ni daddy doon. Eh, alam mo na, parang jungle na yun eh. Anya-kanya yung mga halaman doon. Rumble-rumble na. Yung vine pala ginagawa, kaya nahihirapan yung ibang mangmunga, pinupulupotan. Ba't pinupulupotan? Kasi gusto niya siya yung naarawan. Eh, kaya nga vine yan, wala siyang kakayanan na matigas yung, wala siya sariling ano eh. Trunk. Ganyan lang yung vine eh. Gumagapang siya, gagamitin niya yung trunk ng iba, branch ng iba, para siya makatayo. Sa bandang huli, doon ang mahihirapan ngayon yung halaman, okay? So kaya ang ginagawa doon, nililinis. Nililinis. Hindi natin kailangan alisin. Amen? Kaya yung schedule natin, yung inalang iniisip ko, kasi pag nasobrahan naman tayo, baka hindi natin kailangan. Yun ang ginagawa natin, nag-aaksaya tayo ng oras dyan. Okay? So kaya... dinadagdag natin yung schedule natin ng Sunday. Alam nyo na, nakukulangan tayo soul winning, no? Kaya, huwag na huwag kayong papalya na Sabado. So, meron naman tayo sa Montalban, San Mateo. Paghalahala iba, nakagalaan na kayo, nakapag-soul winning pa kayo, natuto pa kayo. Sama kayo, amen? Huwag yung tipirin. Then, dito sa San Mateo, kung gusto mong may lakad ka ng hapon, dito ka lang, nakasama ka pa rin, soul winning. Amen? Kasi pag Linggo yan, puno tayo ng schedule. Kasi mga kailangan din, Bible quiz, importante yan. Okay, so ano daw yung naglilinis na kumparaan nung paano tayo naalagaan ng Diyos? Salita ng Diyos, salita ng Diyos. Puro yan, puro-puro, lagi-lagi. Tapos i-relate mo na yan. Nakita mo yung mga sermon natin, kompleto yan eh. Mga warning against false teaching, marami. And then ito yung mga virtues to have. Okay, nagsiwahiwalay ko na sa YouTube eh. Kung gusto mo mag-binge watch, alam nyo yung binge watch? Alam nyo ba yun? Mga series-series yun, yung ibang tao pag holiday, gano'n na yun. Kaya, oh, nag-subscribe ka na ba sa ganyan? O may holiday, yung tawag dyan. Long weekend, walang gagawin yan. Lalo yung mga ano, hindi naman physical ano. Manunood dyan, sunod-sunod yun.
Eh lalo ngayon yung mga Netflix, yung mga ganyan, pati yung mga lumang ano, ando na lahat. Kung na-miss mo yung pinag-uusapan mo yung social media, ano pinag-uusapan nila? Hahanapin yung tapos, ano mo mahabang series. Eh lalo ngayon, ano pa? May mga Korea, ano man yan. Yung mga episode-episode, yung mga ano, yun ang uso ngayon. Ubus ang oras mo doon. So sa halip na gano'n, kaya meron tayo sa YouTube natin, andun din yun. Nakapila yung kung ang gusto muna ngayon, yung mga sins to avoid. Yun, meron yun. Puro kasalanan lang na kailangan ang layuan, di ba? Pwede naman yung false teacher, yan, nakahilera yun dun. Kaya ginagamit natin technology, amen? So yan, so kaya tayo nalilinis sa salita na sinabi ng Panginoon, malinaw ha, sinabi ng Panginoon ngayon. Pansinin niyo yung mga ibang mga preacher kasi, kaya na ang hina din ng iba eh. Misa pinapalit ang may salita ng Diyos, pinapababaw pa, tapos ang kinukot pa kung sino-sino preacher. But ayan o, ayan lang Bible yan na yan. I-preach mo na yan. Ano ang sinabi ko kanina umaga, yung mga preacher, binabasa mismo yung outline nila, kinopy and paste kung saan. Kaya napansin ko na ito yung maganda, mas effective to, di ba? So makakakonek kayo. Nag-uusap, tara lang tayo nag-uusap, pero na-reinforce yung mga katotohanan. Okay, so lesson dyan, verse 3, magbasa, makinig, pag-isipan nyo yung mga salita ng Diyos, doon kayo malilinis, parang isang alaman ngayon, lalago kayo ng gasto. And napakipotante ito, laging kinukot dito sa verse na to, sa chapter na to, abide in me. Kung ikaw ay nasa vine na, ngayon yung vine, hindi yan makakabastahan eh, nasa sariling utak yan eh. Pero kinukot parangalan tayo sa vine. Ano mangyayari? Yan, katulad yung mga vine sa aking halaman, minsan di ko makita yung ugat. Pero ito nakikita ko yung branch, putuling ko lang yon. Yung mga nasa taas nun, wala na, manunuyo na yon. Ganon. Eh ngayon, pag ikaw daw, anong ginawa mo? Hiniwalay mo yung sarili mo sa kay Jesus, sa church, ano mangyayari sa'yo? Ngayon lang, may nakikita na akong senyales. Yung mga ano, iba na yung spirito eh. Ganon yan eh. Tapos yung mga, yeah, ilang beses na, yung marami tayong, ano dyan, ministeryohan, iba na. Mas lalo na, pag pinatigas mo yung puso mo. Lumayo ka, pag sinabing abide, manatili. Kabaligtaran yan, humiwalay. Diba, kunwari dati, 3 services, sinatid mo, ginawa mo ng 2 na lang, ginawa mo ng 1 na lang, once ano ka na lang, once in a month, month ka na lang, lang, hirap na nun. Buti siguro dati, ubra pa yung pero ngayon, hindi ako na iniwala nga ubra yun sa panahon natin ngayon, lalo sa mga young people. Sanayin mo na yung sarili mo dyan, dahil pa pwede matutunan, dahil matutunan. Ako lang eh, kung gusto ko. Napansin nyo, ang bilis ko magsalita. Kasi ang dami ka lang, ano eh, aralin. Pag dinireview ko yung ibang mga preacher, hindi ganito kabilis magsalita, parang ano, paulit-ulit na ano lang. May katotohanan din, pero ang daming kailangan alamin, no? Anyway, kaya manatili ka, isa yun sa mga kailangan mong gawin. Huwag kang lalayo. Sabihin natin, tinatamad ka na, sa edad ka na, alam mo, parang kang, right, lalo yung mga nagtatabaho, first time magtatabaho, magka-college, parang nakawala sa kural niyan, sabi nila eh. No, nag-iiba yung ano mo. Gusto mo, yung mga klase ko, naggagala pagkatapos yung ganyan. Ako ba? Paano ako? Yan. So, kaya sinasabi ko lang sa inyo ngayon pa lang na iba kayo sa iba. No? Pwede niyong piliin nyo na... Edoy, nakapag-gupit ba kayo? Okay. So, yun, mga bata, ha? Kaya nga, yan, pag gano'n, tinatanong ko yun, pag hindi nakatid, no? Anong ginawa mo? Ay, busy po ako, eh. Meron akong kailangan gawin. Diba, chinachallenge ko kayo. Nasa inyo naman yun, eh. Anong ginawa mo? Assignment. Hindi ako naniniwalang tatambahan ka ng assignment na to the point na hindi ka makakapag-church. Hindi ako naniniwalang gano'n. Lalo sa panahon natin ngayon. Diba? Maestro by ChatGPT. Inaaral din namin ngayon yan. Ayun, another exam na naman namin. Pero medyo ano yan, medyo hype lang yan. But anyway, yan, gamitin mo rin technology kung talaga maraming assignment. Diba?
So, ang point lang, manatili ka. Amen? Napakalaking point nun. Bakit nagkakaroon ka ng temptation, kailangan kong gawin yan. Gusto mo mag-skip ng service, gusto mo mag-skip ng... Yung Bible pa lang, pagbasa pa lang ng Bible, ang araw-araw yan eh. So, yes, gusto mo sige, makaskip ka ngayon. Ako po, this week. Eh, talaga naman. Mag-skip ka, kaso ako, marami akong pondo kasi. Pagbasa ako, pinang talaga. Tuloy-tuloy. So, sobra-sobra na. Kala nyo, hindi ako nag-mimintis, pero actually, sobra-sobra na yun, dinahanap ko na lang. Pwede rin mangutang. At least, tuloy-tuloy ka. Ano pa? Sa panalangin? Ano pa? Fellowship? Ano pa? Ganda yung fellowship nyo kanina. Ano pa? Sa isip nyo rin. Huwag kayong, huwag kayong papasok kasi sa isang, activity na talaga yung utak nyo, makukulta, di ba? Ano ba yung word ko, kulta? Ano isa yung kulta? Hindi nyo rin alam. Nainunig ko lang yung mga siguro, basta, may sira. Ganun. Okay? So, wag na wag kang aalis. Kung kailangan mong magpahinga ng konti, yan, pahinga ka sa gabi, yun. Tulog ka na. Kailangan kong mag-aral, di mag-aral. Kaya bakit daw hindi ka dapat umalis? Oh, katulad ng isang branch, pag humiwala yan sa vine, ano mangyayari dyan? Matutuyo. Minsan tayo, nagsasarili tayo, kaya yung binanggit ko kay Daddy, yung sineshare. Pati si Dano, nag-like din kayo din. Naalala niyo yan, si David something na ministries. Kasi, siyempre, Christian, pag ikaw yung Christian yung mga pinapanood mo, pipila yan eh. Ganyan yung may algorithm yan eh. Yung maganda naman yung message, di ba? So, like-like ka yan. Hindi mo alam, mga ano pala yun, mga nakikisa kayo lang sa tunay na church. Nilalayo kayo sa tunay na church. Mga para-church movement ang tawag doon, no? Pero tawa lang ako. Pinakinggan ko na kasi sinend sa akin ni Daddy. Ang galing magsalita, sabi mo naman. Sabi niya, basta, hindi ko nagagayahin. Surrender yourself to the Lord. Ang ganda naman. Sabad na muli, kaya kailangan i-divide natin ang soul winning. Amen? O, di, alam mo na. Tsaka kung soul winning ministries, wala na. Wala tayo i-revive sa bagay na yun. Amen? Kasi tuloy-tuloy tayo dyan eh. Anyway, yo, huwag mong iwala yung sarili mo. Kaya may mga ganyan pala, napasok no. Ginagawa niya, kahit di sila church, humihiwalay. So, tanong, tama ba yun? Eh, ginagawa rin lang naman nila, din naman, din. Ano din naman kami, nag-Bible din naman kami. Pero wala kami sa church, pero nag-Bible din kami. Nasalita sila, nag-gather-gather din. Eh, humiwalay ka na nga eh. Kahit sa mga churches, napaka-importanting point niya. No, ako, inaaral ko yan. In-approach ko pa yan kahit baptist na ako noon. In-approach ko yan, hindi dahil baptist ako, dito ako, hindi. Tinignan ko talaga kung maayos to, inaaral ko yan eh. Mga Pentecostal, charismatic, ano yung isang ano, yung mga oneness, yung mga Iglesia ni Manalo, Soriano. Tinitignan ko rin pagkakaiba. At yan, katuloy yung mga GCF ngayon, mga CCF, saan na naman ang galing to? Pag pinakinggan mo, hindi ka well-versed masyado, eh, tama naman sinasabi, okay na siguro to. O, paano mo nga malalaman? Isa to sa mga tingnan mo, lumayo na ba sila? Sila ba ay naratili sa original design ng Diyos na church? Hindi fellowship. Yung fellowship sa atin, party lang ng church. Saka parang event lang yung fellowship. Sa kanila, sila, fellowship. Magtinignan mo yung dahilan, bakit sila fellowship, hindi church. Kasi nga, parang may hold pa sa kanila yung Catholic. Ibig sabihin, ayaw nilang masabi na sila yung church. Kasi nga, hindi naman sila church. Diba? Eh kung ikaw si CCM, nag-business, mga business man, nag-usap so tayo. Wag ano nga tayo na sarili nating church? Eh, hindi naman church yun. O, sige, fellowship na lang. So, hindi na sila nag-abide eh. Hindi mo nga alam kung saan sila nang galing. Siguro na taniman din yun ng mga tunay. Pero umalis ka sa tunay. Umalis ka sa tamang design ng Diyos. Na isarili kang direksyon dyan. Anong mangyayari sa'yo? Sabi niya,
Hindi ka magbubunga eh, basta eh, ba't ang dami nila? Diyan tayo papasok sa tamang definition ng bunga. Kanina, I am the true vine. Eh syempre, mga pinag-usapan natin fruit dito, di true fruit din, yung tamang fruit. At ang fruit ng church, ng tunay na anak ng Diyos, anong fruit natin? Anong fruit natin? Ano yung pinuproduce natin bukod sa good works? Ha? Yung good works, ano yun? Personal yun. Ha? Sino? Yan. So parang kaya sinabi rin sa Proverbs 11:30, di ba? The fruit of the righteous is a tree of life, and he that waiteth soul is wise. So another, ang binubunga mo ngayon, mga Kristiyana, tunay din. Okay? Kaya sabi rin, you shall know them by their fruits din eh. Yung mga teacher, titingnan mo kung ano yung mga member dyan. Kung tunay yan, ligtas yan. Mahal ang Diyos, mahal ang salita ng Diyos, katotohanan. Tunay yan. Pag hindi, wala lang yan. Tao lang yan. Parang social club. Na marami, madaling magparami po ng tao social club. Kahit yung mga ano nga lang, magpakain lang dyan. Ang dami na pupunta doon. Nang lilito pa yung mga yan. Kaya number verse 4, abide, amen. Manatili kayo doon. Siguraduhin nyo kay Jesus pa rin kayo nananatili. Hindi dahil kaya kayo nasa Diyos. Iba yung dahilan. Masaya. Ano, wala akong magawa. Dito na lang ako. Kala mo nag-a-abide ka na nung lagay na yun. Kaya nabanggit ko yung mga Pentecostal ka ang usap natin. Yung doktrina. Yung mga Baptist, ipitan ng ano yun eh. Alam niyo na yun, huwag na, hindi ko na yung sabihin. Meron yun ang may sabihan ka na ipitan, di ba? Nang yun, yun na yun. Ibig sabihin, talagang tatalo yan. Di pa iwanan yun. Yung iba, pag-usapan niya. Basta yung nagmamahalan. Yung mga Baptist, Anong sinabi dyan? Anong verse mo? Anong context niya? Ganyan mga Baptist eh. Parang si Paul, tsaka si ano, si Peter talaga nagtatalo yan. Kasi importante ang doktrina. Doon mo malalaman kung andong ka pa. Kay Jesus ka pa. Pag lumalayo ka na doon, ano ka na? Hindi ka na magbubunga ng tamang bunga. Amen? Imagine nyo nga yung mga Calvinist yun. Talagang humiwalay na yun. Guro na, nasira, na, minalala yung Diyos to some degree, yung mga leader nila. Hindi nag-abide. Lumabas, na naturuan ng kusino, nanggaling naman sa Catholic yun, kaya Agustin pala nanggaling yun eh. Sikat na sikat nyo, kaya nga may August tayo daw eh, di ba? O ano nangyari? O yun, anong bunga ng Calvinist? Wala. Ginagawa niya, kinukuha nila yung bunga ng iba, mga solwine, tapos tuturuan kunwari nila, ganyan yung mga Calvinist na yun eh. Wala talagang totoong bunga yan, kasi nga, ikaw ba naman eh, pinili na ng Diyos. So, tanongin kita, mahal ba ako ng Diyos? Di ko alam, Calvinist ako eh. Siya lang ang nakakaalam. Ganon. So, lalabas ba kayo sa Diyos? Eh, kung paano, masyadong stricto siya, mag-abide ka lang, meron siyang, alam niya yan, boring ka, baka ikaw ang ano, ikaw ang boring. Baka wala ka sa programa niya, yung sarili mo, yung, you don't delight yourself in the Lord, ganun yun. You delight yourself in the world. Gusto mo yung uso, gusto mo yung technology, gusto mo yung ano-ano. Salit na sa Panginoon ka. Doon ka maboring talaga. Okay. So inulit lang pa niya, hindi ka magbubunga except you abide in the vine. No more can ye except ye abide in the vine. So katulad nga ng vine, pag naputol yan, umalis, hindi magbubunga, ganun din tayo. Pag tayo mulay sa Panginoon. So inulit niya, I am the vine. So balik lang, ye are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, and without me, you can do nothing. I mean, nagagawa naman sila eh. Ayun nga, walang kwenta. Hindi yun yung dapat na ibunga natin. Kaya pag ano, hindi tayo nalalait lang. Minsan siya sabi, Pastor, bakit na yung mga Catholic, kahit paano. Wala po yun sa paningin ng Diyos, kung wala nga naliligtas, zero yun. Eh kahit pa paano, Pastor, eh, at least hindi sila Muslim. Okay, hello. Mag-usapan natin yung bunga. Nagbubunga ba, nailigtas yung mga tao sa pagtingin sa, ano, sa long hair na, ano. Wala, nailigtas doon. Parang no-witchcraft lang sila, umaatid lang sila.
Baka nagbibigay pa sila doon, wala silbi sa Diyos yun. Amen? Sinabi ng Panginoon, kahit mag-offer ka dyan, walang kwenta sa akin yun, naasam na nga ako dyan. Hindi yun ang gusto natin maging tayo. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, parang isang branch daw, itatapon, natuyo, susunugin. Ito yung sinasabi ng iba naman. Okay naman, impyerno yan eh. Hindi, wala sinabi impyerno dyan. Ibig sabihin lang, parang isang dating may silbi, pag inalis yan, sinunog yan, wala na silbi. At lalong hindi na sila makabalik. Yun ang problema. So kahit ligtas ka, sabuntang sa langit, ano ka, tingnan mo yung ibang tao na Kristiyano na umalis na talaga, hindi na bumalik, hindi na makabalik. Walang bunga, walang kwenta. Walang silbi sa gawain. Hindi mo gusto maging ganun. Amen? Amen. Inuulit na naman, if ye abide in me, tapos nilagay niya yung words. Nakita niya yan? Kasi di pwede sabihin, nag-a-attend ka lang sa church. Dapat you abide in the word. Alam mo, inaalam mo. Hindi ka mayayanig niya pag tinanong ka na ng matinding tanong, nalito ka na. Manatili ka yung salita niya sa'yo at ikaw salita niya, ito yung maganda. Pag ikaw na ay humingi, ano daw? Bibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi nga naman, alam ng Panginoon na ginagamit ka niya, ano ba naman kailangan mo? Contento ka rin kung ano meron. Pero syempre, tayo, lahat tayo, nangingi tayo ng blessing dito para medyo maluwag. Diba? Mas marami pa tayo masakay sa ano. Kasi talagang ano na, gusto pa sumakay, ay wala nang sasakay. Kaya nakaka-burden din sa part ko, no? Tapos pasira-sira yung aircon. Magiging kakalgahan natin yan. Amen? Herein is my Father glorified that ye bear much fruit. Paulit-ulit, di ba? Huwag niyo sasabi, eh, basta ako halaman naman ako. At least may ano lang akong damo. Ay, damo. Damo ko ng damo kanina pa. Dahon. At least may dahon ako. Eh, kung fruit-bearing ka, buti man lang kung ano ka, yung mga tinatawag na ornamental plants, pampaganda ka lang. May ganun din eh. Pero this time, ang usapan natin dito, mga grapes, fruit bearing, yan kailangan magbunga, hindi sapat yung ano lang, basta may vine, may dahon, wala pa rin silbi yun. Pag fruit bearing, tipo ng ang Kristiyano, ano ba yan? Nagbubunga ba dapat o hindi? Of course, dapat nagbubunga. Hindi ka lang palamuti. Amen? Amen. So yun ang gusto yung palamuti lang, basta ako, maganda ako, kaya ako palamuti lang. Eh ako din eh. Ba't di na lang dahil, ba't di pareho, di ba? Amen. Oh. Tsaka pati yung naisip ko lang tuloy, pati yung alam niyo ba yung sabi nga kanina, yung mga pinag-usapan kasi yung kamatis tsaka yung gulay, sabi. Ano ba talaga, kamatis o gulay? Ano ba, prutas ba yung gulay? Ang property ng prutas nang galing yan sa bulaklak. O, di ba? So pag namulaklak ka, maganda ka rin, namunga ka pa. Yun ang maganda. Ang problema, yung iba, kahit namulaklak, wala, hindi namunga. Either hindi na fertilize or what. Pangit pa rin, di ba? At least na gumanda, basta, ang purpose ng ganda nga, mamunga rin eh. Ina-attack nun yung, ano, para ma-pollinate yung, ano, yung flower, and then, mabumunga yun. Pag hindi man namunga, para mo sabihin na sayang lang, di ba? Eh, maganda nga, hindi, nasayang naman yung kanyang purpose. At wala sana sa ating gano'n, no? Amen? Ay sa mga babae, naalala ko ito yung mga babae, ang ganda mo, pasto, di palamuti ako sa church. At least, kakanta-kanta ako dito. Kasi kung may asawa ka, gano'n, gusto mo ba yon? Sexy lang? Wala kayong anak? Gusto mo rin, may anak, di ba? Yun ang silbi ng babae, hindi lang yun, ha? Pero isa yun. Kaya sabi sa Bible, kung yung mga hindi mga anak dyan, si Elizabeth, si Rachel, di ba? Reproach yun sa kanila. Kaya importante, maganda, may anak. O ganun din tayo ngayon, bunga, pag bunga pag-uusapan, maganda. May mawiwin ka din. Amen? Basta ginamit naman ako kasi nga, nagpalabuti ako dito, nakita nila maraming tao, gusto na rin nila dito kasi marami. Okay na rin, pero yun niya, sayang na sayang. Magbunga tayo dapat. Okay, so dyan na nag-glorify ang Diyos, Ama.
Hindi lang isa, dalawa, namunga na ako, pastor, hinto na ako. Sabi kasi ng iba, isang kaluluwa lang, napakayap. O, totoo naman eh, paano yung tatlo, lima, 1,000? Mas maganda yung 1,000, mas marami. Huwag kang ihinto. Huwag mo ikwento ng kwento yung past glory mo. Tuloy-tuloy lang. Lalo pinag-uusapan dyan, langit yung piyedo, tapos makukontento ka sa isa, dalawa, tapos sampo. Much fruit. So, shall ye be my disciples? Ayan na. So, may ibang titula daw yung mga ligtas lang, and then yung mga talagang disipulo, mga taga-sunod. Follower, no? Hindi ka lang follow sa Twitter. Follow ka lang, no? Kaya tayo, ang dami rin natin subscribe, hindi ko alam saan ang galing. Wala naman nagla-like. Wala naman nag-view, konti lang. Yan, ang dami na subscriber, eh. Ewan ko, siguro may daya, yun. Ewan ko. Hindi ako yun, ha? As the Father hath loved me, so I love you, continue in my love. So another aspect ito ng pagiging panatili sa Panginoon. So namumunga, pero nagmamahal din at tamang pagmamahal, ha? Kaya ganun din niya, may pinalaman ng soul winning niya. Kaya yung iba ayaw mag soul winning, ano sa palagay mo yun? Wala na, parang okay na, ligtas na ako, may naligtas na ako 100, okay na yun. Paano 1,000 pa? Naramdaman naman natin lahat yan eh. Yung tinatamban na tayo, parang naiging commonplace na. Diba? E, paano yung iba? Sige nga, kung impyerno yun. Kawawa yun, nasa na yung pag-ibig mo ngayon yan. Kaya magpatuloy. Ang ama, mahal niya yan. Minahal din tayo ng Panginoong Jesus. Manatili tayo doon. So dapat patuloy tayong gusto winning. Amen? Amen? Tsaka sa doktrina, okay? Again, magkakatandem yan eh. Pag ikaw ay sinunod, sabi natin, masipag ka na ngayon, no? Masipag ka na. Lilituhin ka ngayon. So, dapat, alam mo yung tamang doktrina at paano lalabanan yung maling doktrina. Ganun yung kung nag-e-effort ka, sabi nga nila, pag nagpuputol ka ng kahoy, minsan kailangan mo rin maghasa, di puro kailangan hasain mo rin yun. Maintain. Sa kaya, minemaintain yan. Para maayos sa takbo. Ganon din tayo sa ministry. Okay, tuloy-tuloy. May pag-ibig. Ganon pa. Panatili yung commandments. Ibig sabihin, may mga bagay na inutos ng Diyos. Christ, antindi mo na. Soul winner ka na. Pero yung mga maliliit na commandments niya minsan, parang, ay, okay na, nag-soul winning na ako. Kahit magsinukaling ako minsan, okay lang. Ganon. Kaya minsan, maging ano ako. Ano yung mga kapabi sa Diyos? Huwag magsinungaling. Huwag papatay. Minsan, mapanlait ka na masyado. Diba? Kahit mga pastor, minsan, gano'n. May mga character assassination eh. Matal, ilang taon na ako pastor eh. Ano naman. At saka, nilinaw niya dito, kanina, kababanggit kasi nung love. Isa, at sa matindi nga pag paano malalaman, masasabi na mahal mo ang Diyos. Eh nagpupuri po ako at pag nagpray ako, gumaganyan pa ako. Mahal na mahal ko talaga ang Diyos. Eh how about keep His commandments na lang, 'di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo. Hindi ko sinabing napakasama ko na may birthday si Pastor, paghanda. Para masaya si Pastor. Eh siguro, pero sabi ko lagi sa inyo ano? Paano nyo, kung gusto nyo talagang pasaya, eh, anong gawin nyo lang? Wapi. Ha? Magpatuloy, ano pa? Ano mapatuloy? Mag-attend. Ano pa? Gawin nyo lang yung kalooban ng Diyos. Kasi yung pagpatuloy niya, ano ha, hindi yan, misa nga talaga, kahit anak ko, kunwari, pag may narating na siyang talino, sipag, gusto ko padagdagan niya yun. Bakit nung hindi ka na lumalago? So kung may nagagawa ka na ngayon, pwede ba dagdagan mo pa? Okay na eh. Ba't di mo pa dagdagan? Yan. So yan, masaya na ako pag ginagawa niyo ang kalooban ng Diyos. Hindi ko kailangan bulahin na hindi na papabola sa inyo. Amen? Amen? Amen. Madali lang mambola eh. Natututunan mo yung showbiz eh, di ba? Pero yung tunay na ano, hindi yung basta-basta, hindi yung cheap. Susundin ang commandments ng Panginoon, manatili sa kanyang pag-ibig, manatili sa mga commandments,
sa kanyang pag-ibig. Paulit-ulit, no? These things have I spoken unto you that my joy might remain in you and that your joy might be full. So, ganun na rin. Kaya sinasabi ko sa inyo to, imagine yung pamilya na masaya dati, ngayon hindi na. Pangit, sayang naman. Diba? Yung kumpanyang maayos dati, bilang nawala, ano nangyari? Pag may isang magandang bagay, panatilihin natin. Imayan niya, pag-attend, magpanalangin. Hindi naman nakasawa yan kasi ang daming ano ng buhay. Maniwala ka, kahit kung bata kayo, nag-asawa na kayo sa salita. Ewan ko lang sa inyo, ako nga eh. Kung pwede lang, dahil ko pang gusto aralin. Masterin. Okay? So, wag na wag mo boring. Kung na-boring ka, may something na ang ginagawa hindi tama. Okay? Baka iba yung focus mo. Baka kailangan mo lumago na. Kailangan magdagdag ng ministry. Dati, gitara ka lang. Baka gusto mag-piano na. Amen? Amen. Napawit ka na. Gusto mo, ikaw na yung pastor. Amen? Siguro. Depende. Okay. Madami yan eh. Soul winning. Kung dati, ano ka lang, soul winner ka lang. Ikaw na sumasama, baka magiging leader ka na. Amen? Anong ginagawa soul winning leader? Siya na yung nagpaplano, siya na yung nagdadala, siya na yung gumagasas kung sakali. Ang kailangan. Basta mangyari yung event. Ganun po yan. Dagdagan mo pa. Hindi na kayo lagi pong kailangan. Insta kayo lagi. This is my commandment, that we love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, than a man lay down his life for his friend. So, palalim tayo na palalim. So, again, ang about it, soul winning. Paano sa church, kunwari, na-win natin, nadala natin, for example, dito, tapos tayo-tayo mismo, ano mangyari? Minsan nangyayari sa church, tayo-tayo mismo, nagkakatisuran, makikita ng mga bago dito, sila galit, sila plastikan dito, ito, kagalingan. So, yung mga bago, gusto pa manatili dito? Pag ganon, dapat abide pa rin, ha? Hindi ko na sinabing pag may nakitang negative, kasi lagi may negative dyan. Pero, the more na maganda yung ating paglilingkod sa Diyos, kasama yan, pag-ibig, pagkakaisa. Eh, basta lang hirap pakisamahan ng isa't to eh. Okay, alam ko rin yun. Pero, pakisamahan pa rin. Aralin mo eh, inaaral yan bawat tao. Kasi sa mga exciting na ano eh. Yun, mahirap, yes, pero kung talagang alam mo kailangan mong gawin yan, gagawin mo. Aralin mo kung paano. Amen? Paano ba? Una, siyempre, pakita mo ng tama. Yung iba, alam mo na, grumpy face. Baka may nagdadaanan lang. Baka ikaw yung sagot sa, ano niya, problema niya. Ngayon, kanina, kahapon, si Harry Stephen, siguro. Yan, ito siguro yung kakasundo mo siguro yan. Yan. Yung pinagkakasundo niyo, games ata. Ganun lang, no? May nagawa ka pa sa kanya, napasaya mo siya, di ba? Yun. Okay, doon naman na tayo. So, kulang pa tayo ng 12 minutes. Tuloy natin dito. Okay, ye are my friends if you do whatsoever I command you. Medyo mabigat, no? Pag ginagawa mo daw lahat ng sinasabi ni Jesus, kaibigan ka niya. Ganun ba yun? Paano, kaibigan? Depende. Eh, si Jesus kasi wala naman siyang maling ginasabi. Kaya gusto mo talaga siya maging friends, mataas ang standard din niya, okay lang. Kasi wala naman siyang mali. Hindi mo siya nagkakamali. Hindi mo siya magkakamali. Gusto mo talaga maging kaibigan siya, matawag mo siyang kaibigan, at alam mo, kaibigan mo siya, maasahan mo, doon dyan naman talaga Panginoon, pero maganda yung maayos yung pagkakaibigan nyo. Gawin mo yung sinasabi niya. Ano ang sinasabi ng Panginoon? Paano mo malalaman? Hindi ba sabi mo yung salita niya? At minsan, maganda rin makipag usap-usap sa mga ganyang bagay. Hindi masama yan. Doon iba, nakikipag ano ha, nanggugulo lang. Pero nga, pag tumatalino ka na, napipick mo na agad yung sino yung mga kwentang tanong. Ito, nanggugulo lang to. Ito, wala lang magawa. Ito, inuubos na yung oras mo. Ito yung mga legitimate na question naman. Malalaman mo yan. Makipag-communicate ka kaysa naman ina-isolate mo yung sarili mo. Amen? So, gawin natin lahat yan. So, ito yung sinabi naman niya dito. Nabanggit niya na kasi ng friends. Anong pagkakaiba ng friend sa servant? So, pareho yung may relasyon. Pero yung servant, sunod-sunod lang.
ang kaibigan, nagtatanong yan, Lord, ba't nga ba ganun? Diba? Mas marami kang alam sa ginagawa ng iyong master. So, sa kahit sa tabaw, ganyan din yan. Una, servant ka lang. Pero pag nakitang tapat ka talaga, magiging parang partner na kayo. Yan ang mga usapan dyan. Kahit sa amin, parang internal customer mo yung kapatabaho mo. Kasi pag hindi kayo, hindi mo siya tinutulungan, yung external customer nyo, lalo mabuhisin sa inyo kasi hindi kayo maayos eh. Yung pag kayo nagtutulungan, ano mangyayari? Mas magiging maayos kayo. Okay, ganun po yan kahit sa church. Ganun lagi yan. So ngayon, yan. Kaya yung iba, napansin mo rin, pagkatapos ng church, gusto alis agad. Depende kung may talaga may pinaga, ano. Pero yung iba, pansin ko, ayaw pang umalis. Okay din naman. Kaya nga sabi ko, nakangarap ako na may sarili tayong place ba? Na, ayan, gusto nyo mag-table tennis. Huwag lang puro ganun, ha? E minsan-minsan lang, lalo pag may mga bago, eh, masaya pala dito. Di, okay. Gusto nyo mag-ano. Maganda yung friends, hindi lang basta gamitan, diba sa tawag, gamitan, ginagamit mo ako, thank you, ay, galing mo talaga. Kasi kailangan natin magtrabaho. Sa church, pag masyadong ganun, hindi maganda yun. Hindi talaga ang turing mo sa kanya, kaibigan mo, mas palagayan kayo ng loob. Ang maganda yung teamwork nyo, diba? Ganun po yun. Eh sabi dyan, ito, sabi niya, but I have called you friends for all things that I have heard of my father, I have made known to you. So alam mo, in the know ka. Inasabi ka, kaya yung iba, yung makalimutan kasi nangyari sa dahil din, merong isang instance doon. Sabi nung isa, eh kaya naman ako, ano, hindi ko alam na ano, yung sinabi sa akin eh. In-announce na kanina, hindi ka nakinig, either di ka na, absent ka pala. Eh mabuti kung meron tayong chat group dati, wala pa dati. Pero kahit sa chat group, pinsan, di ba, kahit sa tabaw, nauubusan ka ng ano eh. Pag hindi ka talaga binabasa, kung ayaw mong basahin, bahala kayo dyan. Eh sinabi na nga, may memo pa. O, basahin nyo ito, hindi mo binasa. Nasabihin mo, hindi ko alam eh. Di ba, baka hindi nyo alam, anniversary natin sa, ngayon, August, baka hindi nyo pa alam. Pagdating, wala kang ano, memory chapter. Hindi naman required yun, pero... So, huwag mo sabihin, hindi mo alam. So, yan. Pag close ka sa Diyos, alam mo yung mga ginagawa niya, bakit, anong plano niya. Mas exciting yung buhay, no? Exciting. Hindi ka malayo sa Diyos. Yan, inulit lang niya, mahalin yung bawat isa. Yan. So, yung memory verse, hindi ko alam ba't itong gusto ni Tricia. Pero totoo to, no? If the world hate you know that it hated me before it hated you. So, isipin, hindi ka dapat magtaka kung yung sanlibutan, ba't galit sa'yo, ayaw sa'yo. Eh kasi naman, hindi ka tumatawa sa joke nilang corny, bastos, ganyan. Ramdam po nila yan. Okay? So kaya, huwag kang magtaka kung bakit nila hate ikaw. Uy, merong ano doon, oh, program yung mga bakla, oh, tingnan natin. Ayaw nga. Bakit? Oh. Ayaw, kadiri. Anong kadiri? Yan. So, i-hate ka na nila. Huwag kang magulat. Ang unang hinate nila, si Jesus, pinatay nga nila eh. Kala nila, makapatay nila. So, another follow-up dyan. Sabi dyan, if you were of the world, kung talagang belong ka sa mundo, mamahalin ka nila. Ito, napakaganda agad sa mga preacher, no? So, sino yung mga sikat na preacher? Yan, si Scofield. Si Spurgeon, si Billy Graham. Paano nangyaring minamahal ng Catholic yan? Paano nangyari? Kasi compromiser din. Alam nila yung magkakasama sila. Sabi nila, birds of the same feather, flock together. Pare-pareho ng kulay yan. Pare-pareho ng balahibo yan. Kaya yung mga tunay na Baptist, talagang iwas sa atin yan. Maniwala ka. Malayo ka pa. Iwasan ka na yan. Hate ka yan. Bakit daw? Kasi pinili ka daw ng Diyos, nilabas ka doon sa mundo. Okay? Kaya, hate ka nila. And then, another follow-up doon, para malinaw lang, hindi naman ikaw lang hinate niya, di ba una si Jesus? So, no servant is greater than his Lord. Kung ako nga, kinagalitan, lalo ka na. So, yeah, mag-isip na kayo. Andito pa rin sa abide yan eh.
Ganito po yan. Pag habang nananatili kayo dito para nakikita nyo na yung picture nyo, si Pastor nga, pinipersecute. Naku, baka ako din. No, talaga. The more na sumunod ka. Pero kung medyo ganyan ka, medyo hindi ka pa rin persecute. Pero kung talagang makita ka, ano, kilala mo yon, friend mo pa? Matay ka na. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. So yan, lalo lumilinaw. Pag ikaw, Kristiyano ka na, kaya naman nag-soul winning tayo, iba natutuwa din kahit na paano, di ba? Hindi nila may tatanggi, napagandang bagay nun. At bihira na ka gumagawa nun. Ang hirap nun. Hindi mo kilala, lalapitan mo. At alam mo na, response ng marami dyan, binabaliwala yung mga ganyan, maaasa rin pa. Kasi ikaw, tuloy-tuloy ka lang. So, pero bakit yung iba naman, hindi pa matutuwa, nagagalit pa, asa rin ka pa. Kasi nga, doon nagiging malinaw na hindi sila sa iyo, hindi sila sa Panginoon. So, yun lang ang isipin mo, hindi ka na madidepress. Kung kaya mo silang mawin, hindi mawin mo. Pero habang ayaw nila sa salita ng Diyos, sinasabi lang nila na hindi sila sa Diyos. Yung sinasabi dyan. If I did not come and spoken unto them. Ito, ang ganda eh. Oh. Nililinaw na ni Jesus exactly kung bakit sila nagalit. Hindi ito tago. Okay? Kaya sila nagalit kasi sinabi niya. Yung mga dapat niya sabihin, narinig nila, ayaw nila doon. So ngayon, bakit sila nagalit? Ngayon, hindi nila may tatago na. Yung sabi dyan, they have no clock for their sin. Ganyan again na kahit among baptist, mararamdaman mo, sinabi mo, pag-usapan natin to malinaw, napaganda pag-aralan nito, ayaw ko, nagalit pa sa'yo, alam na. Nagkakasala siya dun sa bagay na yun. Hindi na lumalago yan. Pag ayaw na nilang, pag-usapan yung mga bagay na dapat pag-usapan. So again, hindi ka matidepress, nagkakaalaman lang na may kasalanan sila dun. Okay? He that hated me, I hated my father also, so damay-damay yan. Kasi ganito po ang style ng mga sanlibutan, mga Muslim. Hindi ako naniniwala kay Jesus, pero naniniwala ako sa Diyos. Pwede ba yon? In truth, hindi. E magsama natin muna kung sino yung totoong Diyos. Malinaw dito na pag hate mo si Jesus, hate niya rin yung father. Hindi pwede i-claim na gano'n. E paano nga kung hindi siya naniniwala kay Jesus sa father? Oo. Eh kaso nga, hindi nga pwede yun kasi si Jesus yung sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man coming to the Father but by me. So yun yun. Eh, sinabi lang ng Bible yun. Eh, paano yung Muslim? Nakita niyo naman yung Muslim, di ba? Makatotohanan ba yun? Siya lang nagsulat. Tuloy natin. Tapusin na natin to. If I had not done among them works which none other man did, they had not had sin. But now they have both seen and hated both me and my father. Sa Tagalog, kung hindi nila nakita, ginawa ng Diyos yung dapat niyang gawin, nakita nila, hindi na pwede tanggi yun. Para tayo, pag nag-soul winning tayo, kaya convicted na convicted yung mga yan. Hindi na pwede sabihin, hindi natin siner. Hindi na pwede, kanya-kanya lang kayo. Kayo lang magaling eh. Kayo lang, siner namin yan sa'yo. Namili ka. Anong pinili mo? Nasa sa'yo yun. O si Jesus, ganun din eh. Wala siyang inechepuera. Lahat ng tao, minigay ang pagkakataong maligtas. Tumanggi sila. Kaya putate po sa atin to. Bilang mga Kristiyano, soul winner, yun dapat, wala silang masabi. Si Paul naman, ang sinasabi niya about that is ano, sabi niya, wala na ang utang sa kanila, di ba yung sabi niya sa Acts. Kasi, binahay-bahay ko sila. Kaya, I am free from the blood of all men, sabi niya. Wala akong masabi sa akin, napunta ako sa impyerno, si Paul, hindi ako sinabihan, nung hindi sinabihan, nagsawa ka nga sa mukha ko eh. Ganyan, diba? Parang tayo dito. Nakikita nila tayo, hindi pwedeng tanggi nila yan. Ganon si Jesus, ganon din tayo dapat. At importante, hindi tayo hinto. Kasi masasabihan tayong hindi tayo nag-aabide, no? Yeah, so, but this came to pass that the word might be fulfilled, that it is written in their law, they hated me without a cause.
So again, walang bagay na walang dahilan. Obviously, ibig sabihin dito, hindi tama yung dahilan nila. Wala sila makita ang dahilan, pero they hate me. Kailangan, by the way, kailangan kayo din, pag galit kayo sa isang tao, alamin nyo yung dahilan. Okay? Kung may dahilan yan, okay yan. At tamang dahilan, ha? Hindi yung galit ka lang sa itsura niya, galit ka lang sa ginawa niya dati. Kasi, kinokomandi tayo, pag talagang ginawa ka ng masama, patawarin mo. Ngayon, may mga tao galit tayo kasi galit din sila sa Diyos, galit ang Diyos sa kanila. So, justified po yun pag ganun ang dahilan. Amen? Sila, galit sila sa atin, walang madahilan. Galit sila kasi nag-soul winning. Bakit? Kasi dadami sila kung konti kami. Eh, yun ang tama eh. Eh, kung konti kami, expose kami mali. O, di na-expose sa mali, di malis na rin kayo dyan. Ba't kayo manatili dyan? Kaysa naman, manatili kayo dyan. Ito na. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of the truth which proceedeth from the Father, he shall testify of me, and ye also shall bear witness, because he have been with me from the beginning. So again, medyo specific na sa mga disipulo niya. Pero tayo kasi disipulo niya rin tayo eh. Ibilang mo yung sarili mo dyan, kung talagang sinusunod mo siya. Okay? Magkakaalaman yan. Kung nananatili ka daw sa kanya, tuloy-tuloy ka lang. Amen? Amen. Yung iba kaya ang lungkot din ng buhay Kristiyano, yan, din nagtutuloy eh. Tapos makakita sila ng naging successful sa ministry, sa kanila sabihin, eh, sayang naman. Tapos biglang magkakaroon ng feeling na salip na itama na lang yung mali, galitan pa yung sumunod sa Diyos. So, palalim po ng palalim yan. Kaya balik tayo dito, mag-abide ka na lang. Ayaw mong mapunta dun sa kalagayan ang layo-layo mo na sa Diyos. Kahit ligtas ka na, maniwala ka, ayaw mo nun. Kaya ka dinidescribe natin dito yan eh. Huwag kang papaloko na akala mo gusto mo yung meron sila. Akala mo lang yun. Hindi kasi nabihan sana ng Diyos ng ganito na mag-abide ka. Kung masaya ka nun. Amen? Masaya, pag mayaman ka, hindi. Mas masayang manatili sa Panginoon. So, okay? So, I am the true vine. Yun lang kahit yun ang pinaka-title natin ngayon. Lagi yung tandaan yun. Manatili ka kay Jesus. Kilalanin mo si Jesus. Gawin mo yung gusto niyang gawin. Manatili ka lang. Kahit andun yung temptation na umalis, maglaylo, magtamad-tamad, manatili ka lang. Amen? Especially sa salita niya. Well, let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. I pray na nakita namin ang another aspect ng iyong Diyos sa pagkatao, Panginoon. Kayo po yung the true vine. Kayo po ang pinagsisimula. Kayo yung source, Panginoon, ng aming kung paano kayo magbubunga. Magiging masaya sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Pinagpalang buhay. Dapat pala kami magnatili sa iyo. Hindi nyo hinihingi ang 24 hours, 7 days sa week namin, Panginoon. Yung sapat lang naman, yung para sa inyo, bigay namin. Isang araw, Panginoon, oras, araw-araw, minuto lang yan. Gawin namin yung para sa inyo, nagkabubuti rin naman namin, tatalino kami, malamit ang kalaban nyo. Nina-apply namin ito, Panginoon, sa kanyang pagpapalain. I pray na bawat isa ay manatili, naintindihan namin na kayo yung true vine. Hindi kami magbubunga kung kami hihiwalay o lalayo o hihinto. Mas gugustuhin namin na magbunga kami dahil ginawa naman nyo kami para dito. Kami po ay manatili, magpapatuloy ng masaya. Magliligod sa inyo, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.